for the Akai. At sabi nila dito, yes, we do have a lot of locks dito for the side of Signal Ultra. They have the 1,000-pounder as a gap closer. Yun yung pinakakulang din talaga kanina ng Onage. Exactly. Well, aside from the Kufra, pero kasi at least yung Akai dito, as long as mag-Hurricane Dance ka, even though you don't give a lot of pressure dun sa kalaban, ang nangyayari kasi dito, if magpo-push sila yung yes. Signal Ultra at makita nilang may Akai, magdi-disperse agad yung mga yan. Kasi hindi ka pwedeng mag-push ng maayos kapag ka may Akai. There's always a chance na madala ka hanggang dun sa second turret ng kalaban. Technically, yes, totoo yan. But look at here. They're gonna be picking here for the Gusion. Para sa akin, Onage lineup pa lang dito. Apat na hero pa lang yung pinapakita nila dito. They're really showing a better composition starting early to mid-game. Harit, and also, sabi mo, at di ko na, alam ko, naalala ko na usap kita in regards to the Gusion. Ito yung tipo ng hero na sabi mo na it only works pagka nag-snowball. Yes, it only works kapag nag-snowball. There are two things about the Gusion talaga. It only works when you snowball. Number two, it depends, it Marcus. Really depends on the buff. Hayabusa. He's one of the heroes na kapag nawalan siya ng buff for one rotation, you're gonna dish out less damage than you expected. Yeah, totoo yan. Kaya may mga times na kapag kunyari gumawa ka ng combo, tapos biglang kala mo matitakedown mo na, tapos biglang sabihin mo, ay kulang. It's either hindi mo napalo yung passive, or hindi mo nakuha yung buff. Yes, totoo yan. Those are the two things na dapat mong isipin kapag ka nag-gushon ka. So, ano, yun nga, speaking with the Gusion nga rito, medyo mahirap nga siya pagka nawalan talaga siya ng buff, especially on the first 2 minutes of the game. Tapos, rotation-wise, wow, that's gonna be the Kaja last pick dito. Para siya, na, Onage dito on the pick, ito yung parang composition na mahirap sa early game eh. Kumbaga, they have the, yung firepower dito na Onage, especially on the early game, sobrang lakas. Pero kung titignan mo naman on the Signal Ultra Warrior side, it's all about the Selena. Okay. Sabi dito ng Signal Ultra, sige, maglaro tayo ng isang composition na nakaikot tayo doon sa may Selena. Yung Selena natin, gawin nating utility, it's going to be few na gagamit niyan. This is going to be very hard for the side of Onage, just because sa side nyo and you might just lose yung clashes ng ganon. But let us go for the team rundown. For the side of Signal Ultra, it's going to be D on the Martis, Esson as the Kimi. Tets will play the Kufra, Desanya as the Hayabusa, and Few will play the Selena. And yes, for the Onage naman dito, Bibo will be the one to use the Kaja and Nixu para sa X-Borg. Inyel will be the one to use the Gusion Lard on the Akai, and CKTD will be the using Harit dito. And as early here, makita natin, in regards with the rotation dito, looks like yung Onage, or Signal Ultra rather, gusto nila kaga dito mag-cut and mag deny ng buff dito para sa side ng Signal Ultra, ay ng Onage. If you're gonna throw out Abyssal Arrow, just steal yung buff, pero makukuha pa rin yun ng Gusion. And yun na nga yung inaabuso dito ng side ng Signal Ultra. Dependent masyado ang isang Gusion in terms of buffs para para sa kanya. So if you steal that, that means kukunin niya pa yung nasa taas, which is kinuha na ni Harith. Yes, definitely. Pero look at that rotation coming from both teams dito. Ang gusto ko yung ginagawa rito ni Pew, I mean, in regards yung sa rotation niya, na parang sumama muna siya for the early first minute dun sa may bandang baba. Tapos, sumama na siya on the... Ito yung usual na rotation ngayon eh. Yung 1-3-1 rotation na ginagawa. Oh, Onage dito, nagkahulihan sa may pinakalikod. Bimo dito will be the target. Selena, Pew, name a more iconic duo. Wala nang iba. Sila lang dalawa. Meron, that's one of the Manjinbu, best duo talaga. Kaso mag-away. Pwede rin naman. Pero dito nga naman talaga. First kill dito magagaling from Signal Ultra Warriors. Pero Onage, yung lineup nila dito, medyo para sa akin, papalag talaga, especially on the early game dito. Nixul already on the level 4. Lord, na-spot out na nila rito. Tignan natin dito kung sino yung unang makakakuha dito ng pagong. Sino yung unang makakuha ng pagong? Nixu dito, just trying to zone everyone out. Tets dito, ito yung hinahanap ni Nixu na flavor kanina pa. Nixu getting caught out, wala yung Ferrago armor niya dito. He might just go down. Esson dito, trying to go for Nixu. Abyssal Arrow won't really hit anyone. Lord! Pero Lord, nandiyan sa harapan. Tayo na nga namatay dito. Si Lord, Nixu will be the next to fall down dito. May nahatak pa si Vivo. 2-for-2 exchange, pero hindi pa huminto.
Onage dito, hinahabol na dito nila si Pew. Kaya pa kayang mabuhay rito? Single Double Ultra hell. Warriors medyo comeback na medyo na-down sila doon on the specific fight. Actually, Butters, hindi ko nakita kung sino yung nakakuha nung turtle on that match. It's going to be the side of Onage, but at the same time, Rob, the thing about that fight was it's entirely Onage sided kasi in Yel CKTD they actually won yung they actually live through all of those skirmishes. Exactly. Pero I feel na Signal Ultra was the one who got the turtle actually. Walang buffs dito eh, yung dalawang mages. And if you would look at the two mages, sila talaga yung dapat makakuha nun. Pero yeah, at the same time, namatay na dito side ng Signal Ultra, pero... it's fine. Yeah. Pero alam mo, Lord Tets dito, face check after face check, yan lang talaga yung pinakagagawin nila. Ito yung pinaka-problema sa isang Kufre. Ang problema sa isang pinaka-Kufre, wala siyang face check mechanic. Totoo yan. Parang it's more on initiative talaga coming from the Tyrant's Revenge natin. Pero look at that. Makita niya, the arrow will not be able to connect. Malaman natin dito that the 1-3-1 rotation na actually, both teams are actually using the same rotation natin dito, no? Oo. Alam mo, yun nga yung pinagkaiba talaga ng Kufre. Kaya medyo frustrated din ako sa Kufre. Because Croc has his power of nature. Yes. Yun yung pinaka-face check niya. Si Akai may blender, si Franco may iron hook, pero si, ano meron si Kubra? Wala, passive. Or rather the ball ga naman dito, pero dito si Lord will be caught on the side of Signal Ultra. Is gonna be going down and looks like here diretso na yata rito. Para sa akin, nakikita ko rito, Signal Ultra Warrior really wants to get tower after tower katulad nung ginawa nila on game number 1. Yun nga lang, Onage has the arsenal dito on the early matchup dito. Kaya nilang pumalag kagad early game. Si KTD naabol ni Tets dito. Tets just, ito yung ano eh, ito yung sinasabi ni Tets. Alam ni Tets dito na yan yung pangyayari talaga. Oh my god, that Tyrant's Rage. Didikit yung tatlo doon sa may bandang pader, pero look at that Zaman Force. Si KTD will still gonna go down 2-for-2 exchange, but the last insanity coming from Nixon. Nilalayuan na siya dito ng bawat isa, but the Hurricane Dance talagang namatay doon yung tatlo from the Signal Ultra. And looks like Onage medyo nakakalamang sila rito on the early game, but look at D, tamang trabaho lang dito. Business is business. Wala muna siyang pakialam sa mga clashes na nangyayari. Let's just take tower after tower dito for Onage. Alam mo, yan yung ano eh, yan yung pinakamagandang trait na magkakaroon ng isang player, yung alam mo kung ano yung role mo. And if you know your role, hindi lang sa pagpapanalo yan eh. If you do your role right, I feel na mas magiging maganda yung laro dito. And D, alam niya kung ano yung dapat niyang gawin. Alam niya kung sino siya dito sa game na to. Ang daming times na pwede siyang pumunta doon sa may fights at pwede siyang tumulong. Pero pinipigilan niya yung sarili niya. Sabi niya, trabaho ko lang ang gagawin ko. Totoo yan. Mamaya, kapag kailangan nila ako, at alam ko naman kung kailan nila ako kailangan, Pew dito try to go in. He will go down as well. Pero, sabi dito ni Lord, lalaban pa tayo sa niya getting silenced. Oh my god, pero look at that. Iliel, medyo low on life na nga siya dito. But look at CKTD dun sa may bandang backlit, trying to burst down Esod. Mamamatay nga siya dito. And that's gonna be a 1-for-1 exchange. And CKTD having a very good start dito talaga sa laban natin on the game number 2. Eto si T, medyo nasa alanganin at tamang papoy lang coming from Nixu. Nixu dito, he is actually a very good counter. Yung expert is actually a very good counter para kay Martis. Kasi without the Mortal Coil, you can't really get away. Exactly. Kasi ang after ng Mortal Coil, paharap na yung nag-iisang dash niya. Oh! Kaya si Venge will hit to Bimo. Gushen will go down. Nagkaulian dito. Ring of Order will be thrown out. Divine Judgment na ba ito na rin? Pero nagkaulian pa. Few will go down. CKTD dito. Ito na yung problema ng Signal Ultra. They cannot find a way to actually end the game ng madali. Yes, definitely. Hindi nga nila kaya i-close up kagad dito yung game at tamang balog-bugan nga lang both of the teams dito. And para sa akin, it's gonna be like a 50-50 pa rin tayo dito. Makikita natin dito, Signal Ultra Warriors trying to win the early game, pero Onage, pumapalag sila rito. Hindi nila bibigyan ng easy win dito ang Signal Ultra Warriors. Alam nila din na kailangan nila yung panalo. If they can take this to a 1-1, yes, probably they could go to a game number 3 and just win the series from there. Kasi this season, yung trend nga na sinasabi ko,
they really find a way to win game number one consistently, but at the same time, kapag ka napunta na sa game number two at saka game number three, nawawala sila. Yes, nawawala nga talaga sila. Pero look at that, CKTD on the Herin. 4-1 yung score niya dito at sobrang nakakalamang na talaga dito. Onage showing that they're really capable na makapabilang dito sa ating MPL, and they're showing right now what ano pa yung mga pwede nilang ipakita dito on the Signal Ultra. Pero on the gold lead, 4,000 dito lamang yung Onage. At map control wise, they're already winning. Pero papansin mo dito, Butters, no? They're not really defending dito for the Signal Ultra. They're gonna be taking their own lane. Yes, they're gonna be taking their own lane. But alam mo, hindi alam nila hindi sila makapag-defend eh. And that is a reaction na parang, sige, mabilis talaga kayo mag-push, wala kami sa position, kaya hindi na namin na-defend yan. Kuha na lang din kami ng amin. Kasi kahit ano naman gawin namin dyan, talagang iyon at iyon yun na lang kami. Exactly. And now, si Tets dito. Tets, Divine Judgment is there. Kufra, matutumba. Matutumba nga talaga. Pero look at that. One down dito on the side of Signal. Vixu trying to chase down Tisanya. Tamang quad shadow lang muna. Papatakas na muna rito. Pero kaya nga kaya nila. Lord is already off dito for the Onage. Will they be able to take this one na ngayon na wala rito si Tets? I mean, si Nixu dito, yung trabaho kanina rin, di siya na gumagawa. Totoo yan, totoo yan. Pero dito, ha, Signal Ultra Warrior, alam nila rito yung gusto. Oh, may nahatak na kagad dito. Pero nakapag-flicker out pa muna si D. Last Insanity ni Nixu dito. Trying to zone out everyone from Signal Ultra at nakuha rin nila at the same time yung Lord, and looks like Onage come on top dun sa skirmish natin ngayon, Butters. Okay, so, Kuya Rob, let's look at that objectively. Yes, that was a fight na hindi na dapat nila tinake kasi tutumba talaga yung Lord whatever they do. Ano yan? Harith Gushon yan eh. Mabilis talaga mag-tumumba yun. Yes. And technically, wala rin dun si Tets. Tets is actually, na-pick up si Tets dun. Na-pick up si Tets. Wala silang, kumbaga nananalo sila on the early skirmishes talaga pagka nagkakaroon ng magandang Tyrant's Rage si Tets. Okay. Pero alam mo din, isa din factor dun is pumasok pa rin si D. He tried to go for the steal. Kumbaga, naging aggressive pa rin siya. But at the same time, hindi ka na yung ano eh. Hindi ikaw yung hero na kaya talagang bumasag ng mga ganong initiations eh. Yes, exactly. But look at that last insanity coming from Nitsu. Tets will about to go down. Diretso. Onage, they really want to close this one up. Buhay pa rito yung Lord onto the bottom lane. And they'll be early game nga. Pero dito, depensa coming from Signal Ultra. Kailangan na nila dito because the Lord dito from Onage pumapasok na dito. Oh, natamaan dito. Yow, CKTV will hit pero hindi pa rin nila dito papasukin. Lord is already been down but the inhibitor turret dito sa may bandang gitna mukhang hindi makapagdepensa ng tama rito yung Signal Ultra. And hindi na natatakot dito yung Onage. Hindi na sila na-phase dun sa mga arrows sa binabato ni Few. Kung kanina tumatama, right now Few isn't really hitting anyone on the map. Wala talaga. Yes. Pero to, look at this. Isa na lang yung Tori dito for the Signal. This gonna be the final hurrah para sa kanila. But look at that. Nixu trying to zone out most of the team dito ng Signal Ultra. Butters, kaya pa bang dupipensa nila dito? I mean, kaya naman as long as may base. But pero kung ganito yung magiging pacing ng pagpupush ng Onage at hindi nila mapapunish dito sa arrow ni Few, hindi sila tatagal ng ganito. Yes, definitely. Parang in case dito, for the Signal Ultra, they really need to land a very good abyssal arrow that to start pa lang, a very good initiation. Tapos going into Tets na makahuli siya rito ng at least dalawa sa Onage dito for this Tyrant's Rage. Pero look at this. Masyado nang iniipit dito ng Onage. There's also possibility dito na parang hinuhold na lang nila to just for the Second Lord. Yes, just for the Second Lord, CKTD. Ginagawa ni CKDD dito lahat ng bagay para makabawi. Para makabawi talaga. Kasi sabihin na natin dito, medyo yung farming capability niya nung early game, medyo nag-game. Kasi medyo talagang natutok sa kanya yung pressure. Right now, he's doing great, 418. Pero kasi at level 14, you still need your items eh. Yun yung nangyari dito kay CKDD. Yes, he's at level 14, pero is the items enough? And kung ikaw ay isang Harith, you should be able to freely roam around dun sa may Zaman Force mo. Hindi yun yung nagiging issue para sa kanya. There are still a lot of weaknesses on the side of Onage na pwede exploit. But at the same time, Signal Ultra dito, mas marami silang weakness na ina-exploit ngayon ng Onage.
Pero look at Nixu on the export trying. So para sa akin, ang laki ng ginagawa rito ni Nixu. Oh my goodness. That pick off from Desanya might actually seal the deal dito para sa Signal Ultra. Ito na, alam dito ng ONH na wala dito yung isa sa damage dealer, which is the Hayabusa. They're really gonna go in na ngayon. They really want to take this game number 2 to force a game 3 dito sa Signal Ultra. Look at that, Insanity Firaga armor was down, pero mawawala pa rin. Catapult and the arrow will connect kay CKTD, pero Signal Ultra, hindi talaga nila makita yung opening para pasukin yung Ones. May uro, may gugulong. Tignan natin, look at Lord! Hinihigop niya rito si Eson, pero makakapal. Eson will go down! Grabe nun! Grabe nga talaga yun. Yun lang talaga. But the arrow, look at that. Arrow is still connecting, pero hindi nila talaga mapasok. Ones, being the sustainability na meron sila rito. Last Insanity, Zaman Force, nilapag na nila lahat dito. And game number 3 tayo dito, mga kaibigan. And the trend is still alive. Signal Ultra really struggles on game number 2. ONH dito makes the most out of that trend. Makes the most out of it.